What's up, my dudes? Today, ngayong araw, ay magre-react tayo sa mga questions na sinabit nyo sa isa sa pinakasikat na group sa Facebook, which is ang Homebuddies. Okay. Very nice. Ito, my dudes, mga questions dito, hindi ko pa rin nabasa. So, sabay tayo para mas masaya. First time nating dalawa. Okay, sounds good. First question. Please talk about solar panels po, kung paano siya nag-work, kung good investment ba siya. May idea ka ba sa solar panels? parang very rudimentary lang yung idea ko sa solar panels. Ang alam ko, hindi ko sure kung ano yun. Basta nagre-react sila sa UV rays, tapos magbabounce around, tapos yung pag-bounce around nila, dun nang gagaling yung energy, something like that. Ikaw ba? Ang lalim ng ano. Basta yun yung napanood ko nung bata ako eh, parang... Mahilig akong manood ng National Geographic, ganun. Pareho tayo, sobrang hilig ko manood ng National Geographic. Anong mga shows pinapanood mo? Ngayon, sa Netflix, palagi ko pinapanood yung Our Planet. David Attenborough. Oo! Yun, yes. Yeah. Big fan din ako. Pwede pala tayo mag-movie night. Oo nga. Sa akin, okay siya. Yung mga maliliit lang na nasa garden, okay na okay talaga siya kasi hindi ka na kailangan mag-wiring, tapos automatic na siya. Kaso naglalast lang siya ng mga 2 years. Pero yung solar panel talaga sa amin, mas okay na siya ngayon kaysa sa a few years ago. I think mga ROI ka ng mga ngayon, 6 years, dati mga umaabot ng 8 to 9 years, so hindi siya masyadong that good. Pero ngayon, okay na siya. Pero hindi pala yung buong capacity ng bahay ang dapat mong lagyan ng solar panel. Parang to be efficient and para mag-ROI siya, parang nasa 20% ka lang ata dapat. Ah. Oo, kasi 'di ba pag may araw lang ang may solar, so parang yun doon ka lang talaga nagsisave. Ah. Alam ko lang 'to kasi nag-inquire ako kung kumusta na yung presyo ng solar. Magkano ba sabihin natin sa bungalow, mga nasa anong range? Ang pinakamaliit, 1.5 kilowatts ata is mga 100,000. Yung bili namin 180 pa dati. Ah. So ang laki na ng dive ng presyo ngayon. Oo nga. Okay, next question. Next. Pasama po sa topic na ma-encourage mga hobbies na kapag may house project, tatapusin at gagandahan para di kami magalit ng mga misis. Patay tayo dyan. pero ako nakaka-relate ako dito kasi gana-gana kasi ako pag may ginagawa na project. Pero syempre, tinatapos ko talaga. Pero for example, nasira yung faucet namin mga a week ago. Ngayon ko lang inayos. Kasi parang, yun yung parang pang-distress ko kasi. Okay na, wala akong ibang ginagawa. Sige, ito yung hobby ko, kakalikutin ko to. Para ganyan. Personally, mga ginagawa ko lang sa bahay, yung interested lang ako. Pag hindi na ako interested or parang nahirapan na ako, papagawa ko na sa workers eh. Parang yung mga build lang ng furniture, ganun yun. Very, very interested ako sa pag-build. Pero pag yung meron ng imamount sa pader na may drill na, tapos ang dami mong setup, yun yung pinakaayo ko yung parang maglalabas ka ng drill, may ladder ka pa, tapos may mga extension cord. So, hindi ko masasagot tong question. Isa ako dun sa mga mahirap i-encourage. Alam mo kung anong dapat mong gawin? Dapat kumpleto ka sa lahat ng mga gear. Pag kumpleto ka, parang gusto mong gamitin lahat. Yun yung napansin ko. Pag may sakto kang tools para sa lahat, parang gagawin mo tuloy kasi para at least magagamit ko bagong drill ko. Ayun eh, may rason na ako para bumili ng mga Dremel and mga drill. To save money, how to utilize one aircon only for 2 separate rooms? Ikaw, may idea ka, architect? Hindi ko sure. Well, hindi kami nag-aircon sa Baguio pero feeling ko, once na lumaki yung room na tinatry ng aircon, hindi na siya effective. Di ba may certain cubic meters lang siya? So parang malulugi ka na if you try to expand it sa 2 rooms. Yes. Pero paano ba experience niyo doon, Madu? Sa amin, ganyan din. Pero kung sabihin natin, overpowered yung aircon mo and then gusto mong mag-transfer yung lamig sa kabilang side, pwede mong gawan ng siguro ducting or siguro exhaust fan na bubuga ng hangin towards the other side. Diba? Bubutasan mo ng hole yung pader mo. Sige, mag-drawing tayo. May dala ka bang whiteboard, Madu? Ay, madude, upgraded na ako, madudes.
Diba? Ay. Whiteboard. Sige. Ikaw mag-drawing. So, if ever man, malaki yung aircon mo at kaya niya yung capacity ng dalawang rooms, tas may pader in between nung rooms nyo. So, sabihin natin, ito yung room 1 and then room 2. I think ang pinaka-effective way ng pag-cool nyo is dapat gagamitin nyo yung stack effect kung saan meron kayong vent sa ilalim and then meron din tayong vent sa taas para yung ano, if ever nandito man yung aircon, nagsicirculate yung cold air sa room. Kasi pag sa taas lang, baka mahirapan mag-circulate. Tapos yung sa taas, hot air kasi yun eh. Di ba? Ang cool air nasa baba. Yes. So, mas maganda yung design mo kaysa sa naisip ko. I'm dead. Doon ko nakuha sa pagsabi mo yung idea na to. So, patas lang. Tag team. Oh, tag team. Apes together. Strong. Next question. How to minimize po ang effect ng sunlight sa wall ng room na direct sunlight from 10 a.m. to 5 p.m. aside from using blackout curtains? Ako makaka-relate ako kasi glass house kami. Depende sa budget. Kung may budget ka, siguro lagyan mo ng louvers. Pero kung medyo gusto mo tipid, magtanim ka ng maraming bushes. Yes. Ganda pa tignan. Yun yung ginawa namin. Nilagyan namin ng bushes. Kasi if you cover, sabihin natin, 50% of that glass panel with mga tanim, so 50% less sunlight na yung pumapasok, di ba? Or, kung may budget ka talaga, gawa ka ng double pane. Pero mahal, like double siguro yung cost ng ordinary glass. Tapos may argon yun sa loob para mag-i-insulate. Yes, tama. Agree ako dun sa double pane. Or, pag medyo tepidations tayo, may nabibili yung mga tint na parang tape lang na dinidikit tint. So, parang ang alam ko, mare-reduce ng 70% yata yung UV rays. Pero hindi ko sure kung equivalent ang UV rays sa init. Pero yun daw. At least puputi kayo pag nilagay nyo ng ganun. Pareho lang yun sa tint ng kotse. Oo, kinonsider namin yan din dito sa bahay namin. Kaso, di ba ang tint, may limit siya sa width. So, nakikita yung connection. Oh. Pero mas maganda sana yun. Thanks for that, architect. Thank you then, sir engineer, for the argon informations. Tips on how to save on building a house without compromising the safety and structure. Ah, ang hirap nun na kasi hand in hand yun eh. Safety and structure, may price talaga yun. Siguro best advice ko, mag-hire ka ng professionals. Kasi the more na may nag-handle sa bahay nyo or the more na may nagbabantay, less mistakes. Yung kadalasan yung causes ng nagmamahal sa project is pagkakamali, which ma-avoid mo naman pag kumuha ka ng mga tamang professionals. So, sa akin, I think yung safety and structure, dapat hindi talaga yung tinitipid. Wala kang sinisave dun. Yun na yun. Yeah, tama. Yung parang yun na yung baseline talaga. Sa architecture, doon ka pwedeng mag-save, pero magagalit sa'yo si Architect Austria. Kasi hindi, okay lang. Kasi kaganda yung design. Okay lang yan. Kung anong, kung nasan yung budget mo, doon tayo. Pero meron naman ang nauusong design ngayon eh, yung tinatawag nilang minimalist. So, doon muna tayo sa minimalist. Tipid yun, yun yung pinakatipid. Pero a very practical tip is to get a lot of quotes from different suppliers para makikita mo talaga kung sino pinakamura and pinaka-fair. Tapos yun yung gagamitin mo. Agree ako dun. Ano po dapat gawin kapag ang partner mo ay masyadong nabubudol dito sa Homebuddies? Weekly na po kasi nagpapalit-palit pwesto at itsura ng mga gamit namin sa kwarto. Di ko na alam kung saan nakalagay yung nail cutter. Actually, si Chris, palaging nagaganito, palaging ino-organize, especially yung kitchen namin. Meron siya mga bote, nililipat lahat, pati yung mga vitamins namin. Ako kasi, pag vitamins, gusto ko, kita ko, ito yung orange na bote, ito yung fish oil ko, ito yung vitamin C ko, ito yung ano. Sa kanya, pareho lahat yung itsura. Kailangan mo babasahin each and every label para makuha mo yung gusto mo. Yun yung nangyari sa amin ngayon. Pati sabon ng kitchen namin. Merong hand soap, hand lotion, dish soap. So, kailangan ko pang basahin saan dito ulit. Kasi pare-pareho yung... Ang hirap nung gano'n ha. Parang very OC si Ma'am Chris sa aesthetics ng bahay niyo. Pareho lang yun sa architecture na parang sabihin natin concrete counter or white quartz na counter. Tapos may biglang green na sabon.
Okay, so Okay. balik tayo sa question. It's very Ano? hard. Baka mag-away kayo pag sinagot ko yan. Ano ba honest answer? Siguro ano, every time may bibilin siya, bili ka rin nung gusto mo. Kasi lugi ka naman, ba't puro siya lang, Para di ba? fair. O di pag eventually na-realize niya na parang naubos na yung pera niyo, tigil na rin siya sa kakabudol. Totoo bang nakakakonsumong kuryente pag nakasaksak ang appliance pero hindi nakabukas? Is it safe to leave them plugged in 24/7 like chargers, mga gadgets, water heater, aircon, etc.? Pass ko sa'yo itong question na to kasi wala ko yung... Anong tawag dun yung nilalagay sa saksakan yung sa last video mo tapos electrical readings? Ito, ito. Yan, yan. Digital power meter. Sa electrical engineering, meron talagang concept na vampire power or phantom power. Pag iniwan mo yung mga chargers, mga ganyan na nakaplug lang, really consumes electricity. About mga 5% daw. Rough estimates lang. So, it's not very significant, pero meron pa rin. 5%. Yung mga bagong gadgets ngayon, dati diba pag na-overcharge yung mga laptop natin, na-overcharge pag naka-plug lang palagi, meron na pala ngayon mga technology yung laptop na sila mismo sa software dinadaan na hindi sila nag-charge, parang pinuputol nila mismo. Wow. So, safe na ang mga laptops ngayon to keep it charged. Yes. Basta 21st century laptops nyo. Oo. Yes. Yes. That's why sa bago kong laptop, nag-research ako. That's why alam ko to. Ah, kaya pala. Parehas pala tayo na pag merong bagong bili, nag-research. Binabasa mo rin ba yung manual? Like, paminsan-minsan, like after mo i-unbox, manual. Yep. Yun eh. Ako, binabasa ko yung manual bago pa dumating yung gamit. So, pagdating, alam ko na. For example, bibili ako ng ganito. Pag na-press ko na yung buy button, nagre-research na ako. Oh, paano pa kaya ito? Ano, ganyan, ganyan. So, pagdating dito, alam ko na agad. Mahilig ako manood ng mga reviews. Yes, same. Ganyan. Parang hindi ko naman balak bilin. Sabi ko lang sa sarili ko, check lang ako ng reviews. Tapos wala na. Parang nainganyo na ako din. Oo, nabubudol ka na oo, rin. Oo, nadadali ako dun. Kaya mahirap yung mga reviews tsaka unboxings. Okay, next question. How to get rid of molds growing on the surface of wood cabinets or cement walls? Problem yan dito sa Baguio eh. Madalas pag ano, hindi naarawan. Nagkakaroon ng parang white na fuzzy na mold. So yung ginawa namin dun sa mga wood cabinets namin, pinapatungan namin ng polyurethane sealer. Kasi parang ayaw kumapit ng spores nila doon sa polyurethane sealer. Para siyang varnish, pero hindi siya technically varnish. I guess, pwede rin sa walls. Meron tayong tinatawag nating mga cement surface sealers. So, feeling ko pag in-applyan mo na yun, yung spores mahirapan ng kumapit. Okay yun ah. Okay yun na suggestion. Kasi sa akin, parang it's always, kailangan maaarawan or kailangan may air na nagmo-move sa loob ng bahay, may ventilation. Pero paano pag hindi mo kayang gawin na sasabihin natin na sa basement 'yun, 'di ba? So, good suggestion 'yun from architect Oliver Austria. Thank you. Pero wait, may budol ako diyan. Wait. Ganitong air purifier. Ayun. Air purifier siya na may heat lang siya tapos nagse-circulate siya. From the bottom, nag-a-absorb siya ng hangin and then hini-heat up niya sa taas. So, mainit to. So, sobrang effective siya kasi dati sa room namin, yung mga belt ko, nagmumold siya ng konti. Yung the very beginnings of a mold, pag naka-on to, nawawala. Wow. So far, effective siya. Nice. Ito, ginagamit to sa mga baby na mga room. Effective siya dito. Ginamit ko dito kasi dami mga camera. Just to be sure na hindi nagmumold. Yun yung itatanong ko sana kung meron ka bang dry cabinet para sa cameras. So yung mahal room yun? Lang. Meron yung ano eh, parang 8 liters yata. Na ano, 5K sa Lazada. Hindi pala ganun kamahal, pero malakas sa kuryente. Malakas, malakas. Kasi ano, sinasap niya yung moisture sa air. Pag-isipan ko, baka mabudol ako sa'yo, Ark. Soundproofing, tips and tricks. Yung pwede ko lang ibigay na advice is from the outside siguro. Pagpapasok yung sound, lagay ulit kayo ng trees to block yung windows nyo. Mga bushes, ganun, para lang madamper. As for the windows, pwede kayo gumamit nung PVC
na window framing na merong katulad ng sabi ni Madude Slater kanina, double glazed glass. Kasi yon mahirapan mag-transmit yung sound waves magmula sa isang glass papunta sa other glass. So, mare-reduce. Sa amin, ginagawa namin to sa light block. Kasi yung light block, ginagamit siya sa mga condo units. So, pinapatest talaga namin. Ang tawag ng rating niyan ay sound transmission glass. Oh. Oo. So, if pinapa-play nila ng 100 dB na sound, ilang sound yung papasok sa other room? Yun yung sound transmission glass. So, using sound transmission glass as a measure for international standard, negative 45 yung pasado. That's mga 6-inch na hollow block. So, ang light block, negative 52. So, better pa siya sa sound transmission glass. Yeah. And yun din, tama din yung mga sinasabi mo. Better yung sound transmission glass pag may mga bushes, may mga panels, double glazed panels, or even, yung advice ng sound engineer na nakausap ko is, kung saan papasok ang tubig, papasok ang sound. So, even if may gap ka sa pintuan mo, kahit maliit lang, papasok yung sound. Kung matakpan mo ng kahit rubber, gasket, or whatever, that really helps a lot. So, yun yung advice ng sound engineer. Alright, thank you very much for the information, engineer. Meron tayong bagong natutunan. Big brain! Big brain. Very, very big brain sa sound transmission class. And dun sa kung saan papasok yung tubig, dun din papasok yung sound. So, I'll keep that in mind. Thank you very much. On ceiling height, ano yung recommended minimum height enough para may magandang circulation at hindi mainit? Ito, bigay ko na sa'yo. Architect, linya mo talaga to. Mas important kasi pag circulation, meron kayong cross ventilation, yung meron kang intake ng hangin sa isang part ng kwarto mo, and then sa kabilang part, may out or exhaust ng hangin. That way, may pagdadaanan yung hangin. Kasi pag isa lang yun, ang mahirapan. Minsan, hindi pa nga gagalaw yung hangin. And better pa if may in and out and may up and down kagaya ng pinakita ni Arnold kanina. Yes, tama. Madudes, Lian, Oliver Austria, and Idol Slater Young, bakit black and white lang ang shirts nyo lagi? Nako! Nadali si Sir Slater. Pero totoo, palagi din ako naka-black lang. Hindi ko sure kasi pawisin akong tao eh. Kahit onting lakad lang ganon, mapapawisan. So any other color, magkakaroon ako ng parang pawis stain dito tsaka dito. Kaya pag black, hindi halata. Pag white din, hindi masyado halata. Sa akin ako, tamad lang talaga ako. Tamad ako mag-desisyon. That's why sobrang plain palagi yung mga t-shirt ko. Dati, black and white lang talaga. Ngayon, napilitan ako kasi sinabi ni Chris, sige, shopping kita, pero at least may color man lang, kahit plain. So, may mga red na ako ngayon. So, yun yung sa akin. More on, tamad. Oo, tama yun, Sir Slater. Very limited lang yung brain cells natin. So, dapat din yung sinasayang sa pagpili ng clothes. Oo, kahit big brain. Limited pa rin. Oo. What's your opinion on window grills in terms of safety and aesthetics? Thank you. Ooh. Ako, pet peeve ko to. Ayaw na ayaw ko yung window grill. Not only is it pangit, it's also very dangerous, especially for my fire. Tama. Very, very agree ako dyan. Yun yung pinaka-hate ko once na nirequire na ng client after purchasing yung bahay, nirequire niya ilagyan ng grills. Kasi kahit gano'ng kakagaling, mahirap mag-design ng grills na maganda tignan from the inside and from the outside of the house. Lalo na from the inside, no? Para kang nasa preso. Oh, tama. Yun yung feeling nakaka-claustrophobic. Pag nasunugan ka, unscrew mo pa yun if ever man nakascrew. So, nung nasa Manila kami, nag-board exam kasi ako, 6 months review sa Manila, yung tinira naming bahay, required my grills kasi laging nananakawan yung nakatira dun dati. So, ang ginawa namin, meron kaming hakso, tsaka screwdriver katabi ng grills. Just in case magkasunog, i-hakso na lang namin or i-unscrew namin yung mga screw. So, praning na praning ako sa fire. Pero siguro may mga bago ng mga design of windows na hindi na kailangan i-grill. Safe pa rin siya. Sa amin, ang ginagamit namin is awning windows. And awning, diba, ganyan lang siya yung nagaganyan lang. Ang tip ng mga security experts is that dapat ang opening ng awning windows is just 4 inches. Kasi hindi kasya yung ulo. Kahit ulo ng bata, hindi kasya. Kaso,
Disadvantage dyan is hindi lang malakas yung hangin na pumapasok. Oh, yeah. Pero advantage is you don't have to think about the safety side already. Tama. Worth it po ba na i-repair or renovate ang isang bahay na malapit na mag 50 years old? Or much better na build a new one na lang? Alin po yung magiging mas cost-effective? Ang hirap, no? Pag walang mga picture-picture. Sana may pero picture. Best guess. Mas okay i-renovate kasi once na umabot na ng 50 years, yung mga GI pipes natin, yun lang yung rating niya, 50 years. So, tapos yung plastic pipes din natin, pag 50 years na medyo crispy na yun, pwede mo nang baliin yun. So, mas okay na ano, baguhin yun na lahat. I think so. Kung ako papipiliin ako ng project, bagong bahay or renovation, I'd always choose a new house. Sobrang hirap mag-renovate. Oh, mahirap. Especially pag 50 years old na. Kasi dati, ang construction style is solid yung mga walls. So, ang hirap maglipat-lipat kasi those are load-bearing walls. Parang yun yung nagkikerry ng structure mo. Mas matibay ang lumang bahay, for sure. Alam mo ba yun, architect? Ngayon ko lang nalaman, sir. Binubuksan ko yung knowledge basket ko para pinapalaki natin yung mga big brain natin. Sa structural point of view, mas matibay ang lumang bahay. Kasi dati, wala pa tayong mga computer, di ba? So, yung mga factor of safety na ginagamit dati, sobrang laki. Kasi, mano-mano eh. So, you want to be extra sure. Pero, ang alam ko, it should be stronger. Kasi, ngayon, 3D na natin ina-analyze it to be as safe but also as cost-effective. Pampataba ng big brain. The more you know. You know. Can you explain more briefly kung paano po mas nakakatipid pag matagal nakabukas ang inverter-type aircon? And is it safe po na i-open ng 24/7? Ang alam ko lang is mas murang inverter kaysa dun sa regular type. Beyond that, wala na akong experience with aircons. Aside from yung lagi akong tinutuluan ng condenser. Ang inverter compared to the ordinary standard one, ang inverter para siyang may cambio kung sa kotse pa. So hindi siya nagre-rev ng 100% all the time. Ang isa parang isa lang yung shift niya. Parang one lang siya, diretso na siya. Ito pag cool na yung environment, yung inverter, nagsisteadily rev down siya. So meaning nagsisave siya ng kuryente. Provided that naabot na yung saktong temperature ng room. So if it's just constantly on, mas nakakatipid ka sa inverter. Now I know. Kasi umiinit na sa Baguio eh. Baka pretty soon mag-ano na kami, mag-aircon na rin. Ay, hindi ko alam ang init ngayon dito, dyan ba? Dito, kahit nasa bundok kami, sobrang init. Nasa bundok kami pero hindi ganun na level sa Baguio. Especially today, sobrang init talaga. What can you say po about bamboo as an alternative building material and tips to properly use it? Very, very sustainable. Mabilis siya mag-grow. Fun fact about bamboo, the giant bamboo species, 1 meter every day yung tubo niya. Pero ang alam ko, hindi isang stock yung 1 meter. Cumulative yata kung isang bush, meron siyang 100 na stocks. 1 centimeter per stock. Feeling ko ganun. Kasi pag 1 meter per day, imagine, papanorin mo na lang tumangkad yung bamboo. Oh, every hour, makikita mong tumatangkad ng ganito kalaki. Hindi ko alam kung totoo yung nabasa ko na yun sa Wikipedia. Pero ano, isa yun kasi sa research namin noon, bamboo. Magkano po ang usual fees for architects in terms of design plans? Ito, para sa'yo. Yung personal ulit to, Madutsa, kasi depende to kung anong structure yung binibuild mo. The bigger the structure, bumababa minsan yung ano percentage namin. So, personally, percentage ako nag-charge. So, sa mga projects na residential lang, 10% of total construction cost. Sa mga engineer ba, Madut? Sa engineer, per square meter yun eh. Sa structural design, per square meter, gaano kalaki yung structure. Depende rin kung magaling yung structural engineer or sikat. Siyempre, mas may premium sila, di ba? Sa construction, as a contractor, meron din standard na mga 10 to 15%. What do homeowners tend to overlook when they do not hire an interior designer and leave everything up to the architect and contractor? Ito parang loaded question to eh. Kasi alam ko rin, it's usually interior designers and architect nagka-clash. Kasi yun nga, dinidesign pati yung interior.
Pero maganda yung point ng architect namin dito sa bahay. Nung nag-design sila ng buong bahay, sinama nilang yung interior. Sabi niya, and ano ah, meron silang in-house na interior designer. Ang sinabi nila kung bakit nilang ginaganyan is because, especially na glass house kami, kailangan yung interior design nagko-complement sa architectural design. Oh yes, so, tama. So that was a very big reason for them to have in-house interior designers. So tama. That's agreed. All I have to say. Tulad ng sabi ni Sir Slater, kadalasan pag mag-hire kayo ng contractors for your houses, meron na silang in-house engineers, architects, and interior designers. So talagang kasama na yun sa design. Hindi kayo pwede mag-design ng bahay nung walang interior. So very, very important sila. Bakit kapag gumuho ang isang bahay, engineer ang may kasalanan, pero kapag maganda ang bahay, architect ang pinupuri? Oh. Okay, just for fun. I think common misconception to, actually, liable din kami. Pag, ah, talaga? Oh, meron din kaming parang architectural insurance na pag nag-iba yung bahay mo, pwede rin kaming managot. Pero may caveat na if ever man, dahil sa design namin, yung failure ng bahay, like gumawa kaming pyramid na pabaliktad, tapos pinilit namin yun yung ipagawa, natumba, dun kami liable. Or if ever man kaming lapse dun sa pag-supervise, pwede kami yung sisihin. Kami yung babalikan. Pero siguro kadalasan kasi, ang engineer is all about the strength. That's why yung engineer yung may kasalanan. And pag maganda, ang architect pinupuri. Kasi nga, ang architect naman din yung mismo ang nag-design. Yung pagpaganda is always the architect. But I think it's unfair sa mga engineers kasi maraming architectural marvels dyan na parang hindi mo alam kung paano ba tumayo. And mostly engineers yung gumawa ng... Nag-imagine lang kami. Yung hard work talaga dun sa mga structural and civil engineers. Huwag kayong magagalit sa akin, mga architects. Pero important din naman yung imagination eh. So, engineers and architects talagang dapat magkasama yun para mabuild yung mga magagandang structures. The top structural engineer firm, nakapunta ako sa office nila. Nakalagay dun, structural engineers are the heroes of the architects. Kasi sila yung nagpapagawa sa dream, nag-make into reality sa dream ng architect. Tama, tama. Parang sila yung mga songwriter ng mga pop stars. To me, very, very important yung lyrics eh. Hindi mo napapansin mga songwriters. Kung crap yung lyrics, hindi naman sisikat yung mga artists natin. So, yeah, very, very thankful ako sa mga engineers and sa structural engineers. Wow. Ako thankful din ako sa iyo, architect. Yes, thankful. I'm very thankful din. Pero seryoso, I'm very thankful for you, architect. Sobrang happy ako na at least may kasama ako in the YouTube world na I can relate to a lot kasi konti lang tayo in this space. Meron naman din mga iba pang mga engineers and architects, but you are my closest YouTube friend. Aww. Same, same. I feel the same about you, my dude. Actually, yun din yung isa sa pinaka-problem ko nung nagsimula ako is like, oh no, wala akong parang kaparehas ng ginagawang content. But when you created your channel, I'm like, yes, meron na. Hopefully, hopefully hindi masyado malaki yung height gap namin para maging friends kami. Pero thank the Lord, hindi ako makabisita doon at di mo makita height ko. So, that rule doesn't apply. Bisita tayo soon. Soon. Yes, soon. Yes. Minsan nga, nababasa ko yung comments na, oh, nagko-compete sila, architect and si Slater. Sa akin talaga, like, I want all the success in the world for architect because his success reflects upon my success. Parang nagtutulungan, nagpo-push ng ganitong style of content and the type of content that we want, which is very much Homebuddies content. Yes. Parang hindi ko na-feel na meron akong competition. Although competitive ako pagdating dun sa mga editing, like, oh, ganda ng editing niya. But ibang klaseng competitiveness, positive, meron bang ganun? Positive competitivity. Parang ganun yung encourage ako na parang gandahan po yung editing or bumili ng mas mahal ng mga camera, ganun. Uminom ng cherry for just in case gumana pa. So, yun. Okay naman yung ano, merong other people na lumalabas na mas magaling sa'yo dahil yun yung mag-i-improve sa'yo. So, very, very thankful ako na ginawa ni Sir Slater ang kanyang channel na nasindihan yung apoy. Ang hirap i-English yun. The flame of competitivity. Yun.
Thank you so much, Madu. Salamat sa oras mo. Sobrang thankful ako sa'yo. Paano pa tayo mag-goodbye? Well, I guess, dyan na namin tatapusin itong video. Mga kapitbahay. We'll see you later.